bugbog ang mukha ng isang babaeng taekwondo yellow belter matapos isalang ng coach sa pakikipag-sparring sa isang black belter. Paniwala ng pamilya, sadyang pinabugbog ang estudyante dahil sa selos. Kaya nagsampa sila ng reklamo. Nakatutok si Oscar Oida. Maga ang mukha, may benda sa ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Nang lumuluwang kinuwento ni Cindy, di niya tunay na pangalan, ang kanyang sinapit sa training ng kanilang taekwondo team kamakailan. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Gusto ko pong magsalita ngayon. Kasi sobrang linya po ako. Hindi ko na po kaya. Varsity player ang 17 taong gulang na si Cindy sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Kwento niya, nangyari yan nang ipag-sparring siya ng kanyang coach sa isang lalaking teammate na black belter. Baguhan si Cindy sa team at yellow belt pa lamang. Ang mismong sparring, nakuhanan pa ng video. Let's go! Si Cindy, ilang beses halos tumalsik at bumagsak sa mga sipa ng kanyang kalabang lalaki. Hanggang sa... Wala! Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binugbog ako na wala akong laban. Kasi pinartner po ako sa lalaki na... Kasi mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa. Black belter pa po ka kasi wala ako lang po sa... Ilang araw na ospital si Cindy matapos ang insidente. Ayon sa ina ni Cindy, sinadya umano ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan. Tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Sabi ko, hindi na normal yun. Nung February 26 po, birthday po ni nagpadala po ako ng pagkain doon para po kainin ng team. Tapos sumabay po yung boyfriend nung anak ko. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend nung anak ko. Sa ngayon, itinago raw muna nila ang kanyang anak na patuloy pa rin umanong nagpapagaling. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. May gising pa po na minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Ngayon, hindi ko po alam, pinapa-MRI po siya. Ayon sa abogado ng biktima, naghain na raw ng reklamo ang pulisya laban sa nasabing coach. Kinumpirma ito ng Bukawi Police. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata. Sa pahayag na inilabas ng GIL Colleges Foundation Incorporated, sinabi nilang pinaiimbestigahan na raw nila ang pangyayari at wala raw sasantuhin. Di raw nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso at pananagutin ang may sala. Sinuspindi na rin daw ang training ng kanilang taekwondo team, pati na ang kanilang mga coach habang gumugulong ang imbestigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.